Hey guys, what's up? Redman Toy Sherman here. Kumusta kayo lahat, guys? Hope everyone is doing great. So, it's been a while, guys, since our last vlog. Pasensya na kayo, medyo busy lang, okay? So, dun sa last vlog natin, sinabi ko na i-review natin yung Pit Vipers. Okay? So, ito yung Jack Precision Pit Viper. And this is the EMG Pit Viper. Okay? So, yan. Okay? So, medyo merong extra dito si Sand Viper. Medyo same naman yung quality niya kay Pit Viper. Okay. So, before we get started, pakita ko lang muna sa inyo yung box. So, ito yung box ni Pit Viper. Ganito siya, carton. Okay? Tapos, ayan. So, meron siyang foam. Tapos, meron siyang operator's manual. Medyo makapal-kapal naman. Makapal yung papel na ginamit. Hindi siya yung ano. Tapos, meron siyang ganyan. Silica gel and foam. Okay? Tapos, so ano sila? Pareha sila ni Sand Viper ng box. Okay. So ito naman yung kay Sand Viper, ganun din. Sulat lang, Sand Viper. Okay, tapos meron Philippine flag. Kung hindi nagkakamali, ano yan? Supplier symbol yan. Kumbaga parang yan yung ni-request ni supplier na hindi kita na sticker para alam niya na sa kanya galing yung unit. Kung hindi ako nagkakamali ah. Okay. Hindi ko pa na ano yun eh, na-detalye yun kay supplier. Okay. So ngayon, kay EMG naman, doon sa mga merong John Wick 3. Okay. So, ayan. Ganito rin. Ganun pa rin yung ano niya. So, iba lang yung laman. Matigas na karton. Tapos ito. So, meron siyang certificate of authenticity na card na ipapatunoy na license unit siya, no? So, ito. Tapos, meron siyang Allen wrench. Okay. So, itong Allen wrench, para to sa ano ba yung magazine? Ito. Para yan dito. Para tanggalin mo to. Kung gusto mo tanggalin tong aluminum base pad. At saka, kung sakasakaling kakalasin mo yung recoil spring guide. Mamaya, pakita ko. Mamaya, karamihan nagkalasin yun. Okay? So, yun. So, bakit nga ba tayo nagbablog? Okay? So, malamang, syempre, lahat naman tayo. Gusto natin malaman kung ano nga ba ang mas maganda sa kanilang dalawa. Kasi yun naman yun yung basis eh, di ba? Ano mas maganda sa kanilang dalawa? Okay. So ngayon, sabihin ko sa inyo yung tanong, ano mas maganda sa kanilang dalawa? Ang mas maganda sa kanilang dalawa ay medyo mahirap siya sagutin. Okay? Medyo mahirap siya sagutin. Kasi nung inoobserba ako silang dalawa, nung tinetesting ko sila, merong maganda eh dito sa Jag Precision. Oo, okay. So ito, papakita ko sa inyo kung ano yung maganda sa kanya. Okay? Ayan. Tsaka ito pa. Ayan. Gets nyo? Ano yun? Kumbaga, pag kinakasama mo kasi siya, medyo malakas yung tunog niya. Okay, parang kakakakak. Basta parang bakal-bakal, ganun. Ayan, oh. Tapos medyo smooth. Ayan. Medyo mabigat yung bakal na ginamit niya. Parang, hindi naman mabigat yung bakal. Parang mabigat siya yung slide. Parang, ganun. Tapos, yung trigger niya, malutong. Ayan. Lutong ng trigger. Kasi pag kinakalabit mo siya, papakita ko sa inyo, guys. Lutong ng trigger. Kaya parang... Ang sarap. Ang sarap sa pakiramdam yung trigger. Ang lutong eh. So, same siya dun sa Sand Viper. Ganun din yung Sand Viper eh. Ayan. Okay. So ngayon, hindi ko lang alam kung bakit, pero yung stippling na itong Sand Viper, medyo iba siya sa stippling nung Pit Viper. So itong kay Sand Viper, parang mas aggressive. No? May mga nakikita ko online na, di ba yung parang, ano daw, yung manual ba, hand stippled. Parang ito yun eh. Pero yung kay Pit Viper, hindi ko alam, parang hindi siya ganun eh. Ayan, oh. Parang hindi siya ganun. Pero, medyo rough din naman. Okay? Compared kay EMG. Yan. Yung kay EMG, medyo mas maliliit eh. Parang mas smooth. So, hindi siya, yung stippling niya, hindi same dun sa tunay na barrel. Di ba? Na stippling. Hindi, eh, makikita mo eh. Yan. Diba? Okay? So, yun. Ganun siya. So, ito yung medyo mas same sa tunay na stippling. Na tunay na barrel.
Okay, so yun siya. Ito man. Okay, so ngayon, ito kasing kay EMG. Ayan o. Ano siya? Pagka kinakas ako siya ng ganun, pag tumatama, tahimik siya. Parang, hindi ko ma-explain actually. Tahimik. Ngayon, iisip ko, bakit kaya ganun? Nasa bakal ba? Ano kasi siya? Siguro ito may factor din to, no? Okay. Pakita ko sa inyo kung bakit. Nakita nyo to? Ito kasi yung spacer ni ito. Ito yung spacer. Tiga lang. Ba't kumakalag to? Ayan. Ito yung spacer ni nakalas na ba to? Hindi pa. Wait lang, ha. Tingnan ko lang ba't parang malungon. Ito yung spacer ni EMG. Plastic lang kasi to. So, lumalabas, meron siyang plastic tapos meron siyang goma. Kaya kapag kinakasa mo siya, mas tahimik siya. Ngayon, pag tinitingnan mo naman, pag tinitingnan ko online, parehas sila sinasabi CNC. Parang ganun-ganun, di ba? CNC. Pero wala akong nakikita nakasulat na CNC aluminum eh. So, hindi ko alam kung made from aluminum ba to or made from casted, parang die-cast alloy lang, yung zinc alloy lang na parang CNC zinc alloy. Hindi ko alam kung ganun. Okay, basta parehas kasi silang sinasabi, ganun. So, yun yung ano. Ngayon, for this one, pag tinignan mo online, yun din sasabihin nila sa'yo eh. CNC. Wala ako nakikita ng CNC aluminum. Ngayon, for the jag precision. Okay, sinasabi ko kasi yung jag precision kasi jag precision yung kumpanya na nagpa-license. No? Tapos ang manufacturer nito or ang factory na gumawa na to, Army Armament. Okay, so this is made in China. So, ito yung kay jag precision. Sa kanya kasi bakal ng washer. So, pagka kinasa mo siya, bakal tsaka bakal yung tumatama. Kaya, mas malutong yung tunog. Parang chang, 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 chang. Kasi nga, washer yung ginamit niya na spacer. Bakal. So, ayun. Okay? Yun yun. Okay. So, ngayon, medyo meron ka na, ngayon, meron ako actually bibigay sa inyo na isang tip. No? Kung ako ah, ito kung ako lang naman. For example, natanungin niyo ako, sa Redman kayo, based on your preference. Diyan sa dalawang yan. Alin dyan yung, kung may pera kayo, kanyari, isang unit lang dyan yung pwede niyong bilhin sa Redman. May pera naman kayo eh, di ba? Kanyari, meron ka pang bilhin ng both. Tapos, isa lang ang pwede mong bilhin. Tapos pag nabili mo yun, wala ka nang pang bilhin yung sa isa. Di ba? Okay. Anong bibiliin mo? Di ba kung kayo tatanong sa akin? So based on sa nakita ko ngayon, actually, masasabi ko, pipiliin ko yung EMG na Pit Viper. Okay? Because of the following reason. Yung EMG kasi na Pit Viper, same size kasi siya sa tunay na Pit Viper. Siguro, iba sa inyo, nagulat, no? Kasi itong jag precision na Pit Viper, oversize siya. Mahaba yung slide niya. Okay? Haba to. Ngayon, syempre, hindi ko alam kung nag-follow kayo, yung mga nag-follow dyan, alam na nag-compete ako eh. Diba, sumasali tayo ng competition. So, ito, pwede mo kasi siya gamitin sa standard division or sa stock high cap division. Pwede mo to gamitin sa ganito. Ngayon, sasali ka ng competition, gamitin mo ganito, pasok ka sa standard division. Kasi, pasok to doon sa box. Kasi, pag sa competition, meron kasi isang kahon na, meron kasi isang box. Ang sukat ng box na yun, 225 mm by 150 mm, no? So kailangan itong baril mapapasok mo dun sa box para nandoon ka sa standard division. Kasi pag hindi pumasok dun, malilipat ka sa open division. Ngayon dun sa open division, ang mga baril dun, yun yung kumbaga sa tunay, kumbaga kung pag-usapan natin tunay ha, kasi ano, yun yung mayroong mga baril na may mga optics, yung may mga red dot, tapos sobrang haba. Tapos may mga compensator. Yun yung open division. Tapos yun yung tipo na yung magazine mo, mahaba, extended yung magazine, nakausli. Kunyari, ito yung baril. Yung magazine na gandito. Sa open division kasi, walang restriction sa baril. So pwede mong lagyan ng laser, pwede mong lagyan ng flashlight, na compensator. Ganun siya. Ang restriction lang dun, para alam ko, is yung length ng magazine. Ganun lang siya. Yun lang yung meron dun.
Okay? So, sa standard, meron siyang minimum. So, ngayon, itong Pit Viper ni Jag Precision, mahaba siya. So, ito, papakita ko sa inyo. Ayan, kita nyo? Ayan, pinantay ko na. Ayan, nakalagpas. Ayan, nagpas oh. Hindi ko alam kung bakit niya ginawang ganun. Okay? Hindi ko alam bakit na... Ngayon, actually, pati yung Sand Viper ganun, oversize. Ayan. So, yung Sand Viper, hindi mo rin ito pwede gamitin sa standard division. Hindi mo rin siya pwede gamitin sa standard optics. Kasi ang standard optics, ibig sabihin na standard optics is yung baril mo, yung sukat mo, standard, pang standard, na kinabitan mo lang ng optics sa ibabaw. Yun yung ibig sabihin ng standard optics eh. Okay? Or stock high-cap optics, yun lang yun. Ngayon, ito kasing Sand Viper, kaya siya hindi po pwede gamitin kasi nga mahaba masyado yung barrel niya. Yan o, oh, yung barrel. Yan, nakita niyo yung barrel to. Diba, sa tunay, compensator to. Pero sa airsoft, wala namang recoil, wala namang lumalabas na usok. So, wala tong function. Ito, nagiging design lang pagdating sa airsoft. So, ang ginagawa usually ng shooter, kapag may mga ganitong compensator, pag may makita kayo sa mga open, ganyan, makikita mo, di ba, parang hahaba ng compensator nila. Tapos, pag sinilip mo mabuti, makikita mo yung mga inner barrel nila umaabot hanggang doon sa may dulo. Yun lang siya. Parang nagiging design lang yung compensator. Pag tinanggal mo kasi yung compensator, makikita mo na naka-USD ngayon yung barrel. Pangit, tingnan. Diba? Actually, dati minsan mayroong mga shooter ganun eh. Pagka hindi pa sila nakabili ng compensator, makikita mo bumabaril sila naka-USD yung barrel, yung inner barrel. So, yun. Understand naman kasi nga, open division sila. So, yun yung problem kapag bumibili kayo ng Jag Precision na baril. Hindi nyo sila pa pwede gamitin basta-basta sa competition. Sinabi ko, nakita mo yung term na ginamit ko, basta-basta. Okay? Kasi nga, pwede mo pa rin sila gamitin. Yun nga lang, pag ginamit mo sila sa competition, mapupunta ka sa open division. Kasi nga, masyado silang mahaba. Yun lang naman yung problem sa kanila. Okay? Kaya, yun. Saka isa pa, actually, during preliminary testing, na testing ko, or doon sa testing ko, kung matetesting yun ulit natin, mapakita ko ulit, mas accurate yung EMG compared dito sa mga army armament. Okay? So, actually, mapapansin nyo, ngayon lang, wala akong made in China na binabenta na baril. Pag tinignan nyo sa prices natin, puro made in Taiwan lahat ng pistol ko, di ba? Dati kasi actually, muntik na ako magbenta ng army armament. Yan nga yung naging issue ko sa kanya. Yung accuracy. Kasi nga, syempre ako, nagko-compete tayo. Syempre ako, sinishare ko yung parang life ko sa ibang tao. Yung mga knowledge ko, yung mga skills ko, gusto ko ibahagi sa inyo eh. Di ba? So, pag nagbenta ako ng army armament, na-testing ko na kasi siya. Baga, si supplier kasi, meron eh, di ba? So, inalok niya ako. Sabi ko, okay ba yan? Yeah, okay din yan. Ganyan yan, ganyan, ganyan, ganyan. Kasi mura lang ng armament eh. So, tinaray ko. Kaso nga lang, nung tinatry ko, pinuputo ko siya, tabingi siya. So, ito yung bilog. Dito tumatama. Kahit anong gawin ko. So, ngayon, ang mangyayari nun, kailangan ko pa siya i-modify. So, syempre, ano mo yun, parang bebenta kami tao, tapos sabay, ang dami mong gagawing trabaho dun sa isang unit na airsoft. Tapos, alam mo yun, sabi ko, ang hassle naman, mag-WE na lang ako. Eh, WE talaga, accurate eh. Talagang gitna talaga tama ng mga WE eh. So, yun, okay? So, ngayon, nagkataon naman na masyado kasing marami nang sabi, sir, magbenta kayo ng ano, Pit Viper, ng army armament, ganyan, maganda ni mga unit, ganyan. So, yan, sinubukan ko na. Okay? So basically, dito lang, ito na siguro probably yung unit ng army armament na ibebenta ko. Okay? Yung Sand Viper at Pit Viper. Hanggang dun lang. Dun lang ako magsa-stop. Hindi na siguro ako muna mag, ano, iibang, kahit na ibang army armament na units, hindi muna. Okay? So, yun siya guys. So ngayon, inga, napakita ko na sa inyo yung difference. So hindi mo siya pa pwedeng gamitin sa ano. Ngayon, pagdating naman sa tunay, yung EMG kasi, medyo mas similar siya sa, hindi rin kasi total eh, no? Kasi nakita mo yung ano, itong front sight. Diba? Ito, una-una yung slide, yung size, same siya sa tunay. Diba?
Tapos itong iron sight, mapapansin mo, di ba? Medyo same siya sa tunay, na medyo mataas. Kaya tendency, kung mapansin mo to, ito, in-adjust ko na to eh. Yung rear sight niya, inangat ko. So, pwede nyo i-google, check nyo yung mga Pit Viper na tunay, makikita mo na nakaganito rin yung, nakaangat din yung mga rear sight niya. Kasi nga, mataas kasi yung front sight, so tendency, you need to compensate with the rear sight. Kailangan to umangat to. Yun siya. Yun yung parang napansin ko na itong part lang na to, ang sa ano, ang okay. Pero yung hammer na kasi, alam ko kasi parang mas same dito eh, yung hammer. Ito kasi iba yung hammer na to eh. Parang mas same dito eh, yung Pit Viper na natunay, no, yung hammer. Okay? Yan, ganun siya. Ngayon, kung mapapansin mo, ito mababa oh. Tapos ito nga, nung nagpa-practice ako, sinubukan kong adjustin to. Ayaw siya ma-adjust, hindi ko alam kung design lang ba to o what eh. Sinubukan ko, actually medyo na nag-chip na nga siya. Sa sobrang tigas, talagang ayaw siya mapihit. No, kasi gusto ko sana itaas, kasi nga nung bumabal ako parang mababa yung hit niya. So, hindi ko ma-adjust eh, sinubukan ko na eh. So, okay, wala na akong magagawa dyan. Okay? Yun. Tapos, yung tunay na Pit Viper, mas similar dito sa magwell nung jag precision. Yan, ganyan. Tingnan nyo sa, yan, i-google nyo. Medyo mas similar to. Ito kasi yung kay EMG, ganitong klase. So, hindi ganito yung sa tunay. Okay? So, yung sa tunay, hindi ganito, hindi rin ganito. Okay? So, yung sa tunay, more on sa upper lang for this one. Yung trigger, nakalimutan ko na kung kanino yung mas the same eh. Pero halos the same lang din naman kasi yung trigger na itong dalawa. Ito lang, medyo mas rounded siya. Pero to mas diretso. Okay, tapos ito parang mayroon nga siyang parang adjustment eh. Yun, nakita mo yan. Parang adjustable yata itong trigger. Kaya siguro malutong. So, parang wala siyang slack. No? Yan, no? Parang malutong siya. Tapos ito, wala siyang ganun eh. So, ayun na itong trigger na to actually. Yan. So, na-adjust naman siya. Yun nga lang. Kumbaga parang kakalasin mo siya, then na-adjustin mo siya, pwede mo siyang palambutin. Pero ito kasi, yung tunog na to, parang tak, ganun yung tunog niya. Hindi siya katulad na to na parang mas matining. Parang ganun. So, yun yung ano, yun yung main difference nilang dalawa. Okay? So, yun. Pagdating naman sa parts, yun nga, ito, eh, this is made in China, this is made in Taiwan. Parehas naman yung parts. Tingin ko, parehas naman. Meron ka naman at meron ka naman makukuha ng parts. Okay? So, yun lang yung masasabi ko. Kaya kung ako, dito. Ngayon, ang gagawin natin ngayon, guys, is testingin natin accuracy. Mag-accuracy test tayo ngayon. Papakita ko sa inyo kung ano yung pinapoint ko sa inyo. Ngayon, during testing actually, napansin ko una na itong Pit Viper ni Jag Precision, pataas yung ano niya, pataas. Parang ano siya eh, parang makapit yata kasi yung hop. No, kahit na nilagay ko na siya dun sa lowest setting. So, gagamit tayo mamaya ng 0.28 na bala. Para at least makita ninyo. Para sa kanilang dalawa. So, gagamitin natin, umpisa is 0.2 for the both of them. And then, testingin natin sila with 0.28. Okay? Saka, during yung, basta nung habang pinaglalaro ako tong Pit Viper ni Jag Precision, paminsan pa nagkakasa ako, basta nagkakaroon ng time, nagkasa ako ng ganun, naiipit siya ng ganun, parang, di ba, ito, ganyan, di ba? Minsan hanggang, pag nagkakasa ako hanggang dito lang siya, gumaganyan lang siya. Hindi ko alam kung bakit eh. Basta nangyayari, tinatanggal ko yung magazine, tapos ginaganyan ko ng photos. Yun. Siguro, dahil sa bago lang siguro, kaya ganun. Hindi ko alam eh, sa part eh, basta parang may naiipit. So, yun. Hindi ko alam. Okay? So, yun. Ngayon, testingin na natin guys, pakita ko sa inyo. Okay? Eh, oo nga pala guys, before nga pala tayo mag-testing ng ano, FPS test pala muna tayo, no? Okay? So, we have here, kalimutan ko. So, we have here the magazine, okay? Parehas na bago tong dalawa. So, meron tayong BB, nilagyan natin. Ah, okay, naalala ko na. Meron pa pala isang naalala.
mas marami kang malalagay na bala sa magazine ni Jag Precision compared kay EMG. Okay? So, yun. Mas marami siya. Tapos yung magazine niya, di ba yung kay EMG, kailangan baba natin to hanggang dito, di ba? Tsaka tayo maglalagay ng bala dito. Yung kay Jag Precision, yung kay Army Armament, dito pwede ka na maglagay ng bala. Ayan. Parang same siya dun kay Umarex na dito pwede ka na maglagay ng bala. Okay? So, ito. Lagyan natin ng BB. So, ito yung mga BB na gagamitin natin. Ano lang to guys? China BB lang to, yung Jer. No? So, may mga natira pa ako. Actually, alam nyo naman, din ako nagbebenta ng China na BB. So, kung may mga tira-tira pa ako, ito, inuubos ko na lang. Susunod, puro Taiwan BB na. Actually, puro Taiwan na yung mga BB na binibenta ko. Hindi na ako nabibenta ng Jer. Meron pa yung mga konting natin rin yun. Okay? So, yan. Actually, medyo mahirap talaga i-vlog tong topic na to. Actually, kasi para sa sila kasing okay. Na parang may pros and cons. So, siguro, kung may pera ka, bili mo silang dalawa. Para at least alam mo na kung ano sinasabi ko. Parang, ah, okay. Tapos, tsaka ka nalang mag-decide kung ano talaga yung gusto mo. Kunyari, ah, ayoko na to. Sige, tsaka mo siya i-dispose. Parang ganun. At least, napaglaruan mo yung sinasabi ko na. Okay. So, ito guys, unahin natin yung ama ba? To kay Jag Precision or kay Army Armament. Okay. Kita nyo ba guys? So we got 340.3 for the first shot. 337.6. 331.1 339.4 330.3 325.4 and 327.8. Okay, so 7 shots. So yun yung kay Jag Precision. Okay, so ngayon dito naman tayo kay EMG. Wait, reset natin. Okay. Mas malakas yung blowback na itong kay EMG. 344.8. Kumbaga, mas solid yung boom. Mas malakas kay EMG. Okay. Nakalimutan ko na kasi. Okay. 344.8. Ayan o. Lakas o. Ito ang lakas. Hindi ko alam. 338.8. Tapos malakas tapos mabilis. Parang naka 14 eh. Parang kala mo yung parang naka CO2 ka. Parang gano'n. 330.9. 331.2. So almost the same lang naman yung FPS nila. No? 330.5. Teka lang. Dahil sa sobrang lakas, may bala pa. May open chamber na siya. Okay, binalik ko ulit. Lakas eh. 330.3. Eh, wala na ang bala. 329.3. Okay. Ngayon ko lang naman experience yun. So, ano. Lakas eh. Basta lakas itong blowback niya eh. Hindi ko alam kung bakit eh. Okay, so yun. Tapos na tayo dun sa FPS test. So, ngayon tayo ay mag-accuracy test na, okay? So ito guys, nilagyan ko na ng 12 rounds yung magazine. 12 lang, no? So ang unahin natin is the Jag Precision Pit Viper. So 12 rounds of 0.20 grams na BB, okay? So yung target ko yun doon, tapos distance will be 4 meters. Okay? So yan. Ito, testing natin. So as usual, we will be aiming for the center mass. So ito yung bilog. So lalagyan natin yung optics dito. Okay? So tingnan na lang natin yung groupings and accuracy. Okay.
Okay, naubos na. So ngayon, dito naman tayo. Wait. Apit ko na lang, pakita ko sa inyo. Ngayon, hindi ko alam kung kailangan kong i-adjust. Pero ito yung lumabas. Okay. So, parang nasa left side siya, tapos mayroong isang napunta dito. So, hindi ko alam kung kailangan ko i-adjust yung windage. Hindi ko nga alam kung adjustable yun kasi ayaw umangat eh. Okay. So, ay wait. Nakita nyo ba na ano? Nakita nyo ba? So, sorry. So, ayan. So, dito natin gagawin yung 0.28. Tapos, ito yung kay EMG. Na dito yung 0.20 niya, tapos dito yung 0.28. So, ayun. Okay. So, nagsalamin naman tayo ngayon. Kaya, nakikita ko yung sights kahit paano. Okay? Kasi medyo malabo na din yung mata natin. Okay. So, ito naman kay EMG. 12 rounds ng 0.20. First shot, nag-open chamber. Ang lakas kasi na. So probably pwedeng bigyan ng shock buffer or ng recoil buffer para hindi tumalun. Okay, naubos na. Okay, moving. So to. Mas malinaw yung fiber optic ni Jag Precision kaysa kay EMG. Kay EMG medyo mas madilim ng konti. So, ito naman yung kay EMG. Medyo na center naman. Yung unang puto kayo sobrang lakas. Ito yun. Umakit siya dito sa taas. Okay, so, ayan. Okay. So ngayon, papause ko muna, maglo-load muna tayo ng 0.28, okay? So ayun guys, so for the next round, so ito, gagamitin natin 0.28 grams, 10 rounds. So ang distance ko naman ngayon is 5 meters, no? So medyo nakikita ko pa naman. Tapos oh, nga pala, yung bilog na target natin, ang size nun is 3 inches diameter, okay? Sa competition kasi, sa PPSA or sa IPSC, no, sa Action Air, ang minimum size ng target na ginagamit, ang minimum na size na ginagamit na target is 3.947 inches. Yun yung minimum. Kasi ano siya eh, 100 mm yung minimum. 10 cm. Yun yung minimum na size na target. Okay? Sa PPSA. So, okay. So ito guys, 5 meters. Okay, wala nang bala. So, ngayon naman, ay, wait. Ito pala. Okay. So, ito yung hits niya. Ito yung hits, kaya gusto kong adjustin yung rear sight. Kasi iniisip ko baka ako kailangan kong itaas. No, kasi nga, 0.28 na eh, di ba? So, kaso hindi ko ma-adjust eh. Kasi nga, medyo makapit yung half niya eh. Pag nipa 0.25 ako, pag bumabaril ka sa malayo, nakikita ko parang umaakit, parang gumaganon eh. Kaya ginamitan ko ng 0.28. No? So, tapos basically, yung fiber optic nun, nakaturo dito ah. Dito ko siya nilalagay. No? So, ganyan hit. So, may posibilidad na kailangan ko adjust yung half or something. Basta, yan. Okay.
Medyo complicated pa na part yun. So ngayon, testingin naman natin yung EMG. Okay, EMG na hindi ko maintindihan kung bakit nag-open. Hindi ko alam eh, parang malakas eh. May mga nabenta na ako nito pero parang ito particular parang ang lakas ng blowback ko. Hindi ako sure, nakalimutan ko na rin eh. Okay, so ito ngayon 5 meters, subukan natin. So yung fiber optic ng Jag Precision mas malinaw tsaka mas maliit. Yung fiber optic ng EMG mas malabo konti dun tapos mas mataba. Kaya paminsan mas medyo hindi ko alam kung dahil sa malabo na rin mata ko or something. Basta parang medyo nahirapan ako mag-adjust. Mas maganda yung fiber optic nun. So, nag-open chamber pero wala na siyang bala. Okay. So, parang ano kasi siya, di ba dahil sa malaki yung fiber optic ng EMG, parang kailangan mas steady ako kaysa sa nasa gitna. Parang ganun. O, parang siguro sa tingin ko parang nagdodoble. Hindi ako masyadong sure. So, ito yung kay EMG. Okay? So far, so parang more or less, mas nasa-center ko kasi nga, na-adjust ko yung rear sight, no? So, ngayon, dito kay Jag, hindi ko sure kung ano yung issue sa kanya kasi nung nag-point 2 tayo, nandito naman sa kaliwa yung tama niya. Pero nag-point 28 naman tayo, dito naman sa ilalim, hindi naman siya nandito sa kaliwa. So, okay, medyo hirap. Pero pag tinignan mo rin naman, okay na siya compared sa dating army armament. Kasi dati, naalala ko, actually yung army armament na tinutukoy ko is it's actually a Glock 17 army armament, no. Nandiyan dyan pa sa bahay eh. So pag ito yung babarilin ko at 4 meters, andito yung tama niya. So yung mga Glock ngayon, hindi ko alam kung kaya nang tamaan tong bilog nito. Pero ayoko na. Sa Wii na lang ako. Okay? Kasi marami na rin masyadong Wii eh. So, parang ba't ko pa dadagdagan ng ibang brand? Okay? So, yun siya guys. Yan yung naging resulta. Okay? So far, both units, okay naman, both units. Alam niyo naman, both units. Teka lang, papos ko lang. So, yun guys. Nakita niyo na yung accuracy test natin. Ngayon, meron pa pala akong isang info na isi-share sa inyo. So, for the EMG, makikita nyo sa barrel, di ba wala siyang itim? Tapos yung Jag Precision ng Pit Viper, nandito yung itim. So, same yung dito niya sa tunay. Kasi yung sa tunay, ganito, nandito yung parang itim eh. Yung kay EMG kasi, yung itim parang lumabas dito, sumobra. Dito niya nilagay. Okay? So, yun. So, pagdating sa tunay, mas similar itong part na to kaysa kay EMG. Yun lang. Okay? Tapos, ang isa pa pala, parehas naman sila pwedeng kabitan ng para mag-ibigay ng ulo. Okay? Parehas sila pwede kabitan ng mga tracer units kasi parehas sila mayroong thread. Okay? So, suppressor, pwede. Pwede silang parehas kabitan. Okay? So, parehas din silang naka-fix outer barrel. So, baga itong barrel na to, hindi siya gumagalaw. Naka-fix yan. Yan o. Pero, alam nyo ba, nasa tunay, yung tunay na Pit Viper, hindi siya naka-fix, gumagalaw yung barrel. Kapag ka kumasa ka, umaatras. Ito, umaatras to. So, parang, ano lang siya, parang meron na compensator na kakabit sa barrel. So, gumagalaw yung sa tunay. So, sa Airsoft version, ginawa nila fix. Guess nyo? So, pwede nyo i-check yan actually sa mga picture ng mga tunay.
minsan hanap ko rin kayo ng mga videos, tingnan nyo mabuti pag meron kayo naka-close up tapos may kinakinakasa, mapapansin nyo na itong part na to, hindi mawawala itong part na to eh. Itong part na to mapapansin mo uusog eh. Kasi magkakaroon ng parang corner dyan. Yung mapapansin mo yun, tinan mo. So yun na napansin ko nung nag-check ako sa online. Yung tinan ko yung mga pagkakaiba nila. Okay? So, ayun guys. Wala naman na ako ibang mapapakita sa inyo dito. Parehas naman silang merong Taran na engravings dito. Tapos sa ilalim din, meron din parehas silang markings dito. Same dun sa tunay na barrel, no? Parehas silang merong yan. Parehas silang merong markings, engravings. So, ano sa tingin nyo guys? Ano ang mas magandang unit? Okay? So, ngayon, ayun nga, ako, tutulad na ako, sinasabi ko, ako, I'd still go with the EMG because of the size, kasi nga, standard size siya, at saka, the reliability. Okay, kasi nga, during yung initial testing, meron ako na-encounter na problem dito. Yun nga, yung parang naglalak. Hindi ko alam kung ano yung naglalak. Tapos yun nga, yung accuracy. So, hindi ako ganun ka-confident sa kanya pagdating sa kung ilalaro ko siya sa competition, no? So, maybe baka kailangan ko magpalit ng parts or kailangan ko pa siyang kalas-kalasin, pag-aralan pa mabuti bago ko siya gagamitin. Something like that, okay? Pero, syempre, ito, Taiwan. So, mas, lahat ng baril ko ever since Taiwan. Ngayon, di ba, nagkaroon lang tayo ng issue regarding sa nag-open chamber kahit meron bala. Pero madali lang yun eh, kasi pwede ka naman talagyan ng maraming buffer. Kasi nga, di ba, malakas yung recoil. Lalagyan ko siya ng maraming buffer para hindi na siya aabot dito. Kasi di ba, maabot pa, di ba, gumaganyan. Pag nilagyan mo kasi ng maraming buffer yan, meron kasi tinatawag na short stroking. So, pag nilagyan mo ng maraming buffer yan, pag kinakasa mo yan, hindi na siya aabot dyan. Hanggang dito na lang siya pag kinakasa mo. Pag kinakasa mo, hanggang dyan lang. So, mag-tendency, short stroking ang tawag dun. So, pag hanggang ganyan siya, hanggang ganyan siya. So, pagka kumakasa siya, nag-cycle siya, hanggang ganyan lang. So, kahit wala ng bala, hindi na siya mag-open chamber. Kasi naka-short stroke na siya kasi nilagyan mo siya ng maraming buffer. So, yun lang yung solution dito sa part na to, if ever. Yun ang isang solution. Tapos, yung isang solution din, to pwedeng itong side stop, pwede mo siyang kikilin para mas bumaba pa siya. Kasi may ano yan eh, parang mayroong something yan eh, parang may hangganan siya, parang nakaganon siya, di ba? So ngayon, ito gagawin mo, kikikilin mo dito sa ilalim. Tendency, bababa pa siya. Nag-guess mo? So bababa siya, so para mas hindi na siya agad-agad tumata doon. Ganun yun. Ganun na naman yung solution dito. So, pagdating sa accuracy, accurate naman yung baril, so yun yun. Okay? So, ayun guys, hope may napulot kayong aral or may natutunan kayo sa vlog natin. Ngayon, in the future, pag meron pa akong mga naisip na or pag meron pa akong nakita na info regarding sa kanila, ibablog ko na lang. Okay? So, sa ngayon, yun lang muna yung masishare ko sa inyo. Okay? So, hope makatulong to sa inyong pagdedesisyon kung alin sa kanilang dalawa ang bibili ninyo. Okay? Ang price difference nila is around 3,000. Ang price difference nila. Mas mahal si EMG. So, kung tatanungin mo, okay din si Jag Precision. Kasi nga, alam mo yun, mas mura siya. Tapos, mas masarap siya kaya ganun. Diba? Yun nga lang, kung mag-plinking-plinking ka sa bahay, okay naman. Pero yun nga lang, pag isali mo siya sa competition, hindi siya okay. Kumbaga, hindi mo siya pa pwedeng ilaban sa standard. Kasi nga, mahaba yung barrel mo. I guess mo. So, parang basically, parang malamang ka dun sa ibang mas shorter yung barrel. So, hindi siya pa pwede. Kasi nga, mahaba kasi. Yun lang. Okay? Pambahay, pwede. Pinking-pinking sa bahay. Or kung gusto mo, lumabang ka, unlimited. Sa open ka. Kalaban mo yung mga race gun. Yung may mga red dot. Diba? Magkabit ka na lang din ng red dot para at least makasabay ka. Diba? So, ayun siya. Okay? So, ayun guys, thank you for watching. Until next video, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.